ang pangulong minahal ng tao. At ano nga bang katotohanan sa kanyang pagkamatay? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So tara! Bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kaalaman tungkol sa ating pagka-Pilipino, i-subscribe mo na yan para lagi ka updated sa parating pa nating mga uploads. Maraming kasabi sa panahon natin ngayon na wala lang matinong namumuno sa atin. Lahat ay kurakot. Pero alam mo ba na ikapitong presidente ng Pilipinas ay minahal ng gusto ng mga tao dahil sa puso nitong makamasa o kabalin? Siya si Ramon Magsaysay. Si Ramon Del Piero Magsaysay Sr. O mas kilala natin na Ramon Magsaysay ay pinanganak noong August 31, 1907 sa lugar ng Iba, Zambales. Ang ama niya ay isang panday at ang ina niya naman ay isang guro. Si Magsaysay ay may palayaw na Monching. Nag-aral ng high school sa Zambales Academy. 1927 na mag-enroll si Magsaysay sa University of the Philippines sa kursang medisina. Habang nag-aaral, nagtrabaho siya bilang isang chauffeur ng jeep para matustusan niya ang pag-aaral niya. Dahil sa kapos ang pera na kinikita ni Magsaysay, napilitan siyang lumipat sa Jose Rizal University sa kurso namang engineering taong 1928 hanggang 1932. Nang makatapos, nagamit ni Magsaysay ang kaalaman niya pagdating sa mga sasakyan. Dahil nagtrabaho siya sa isang bus company bilang isang automobile mechanic. Lumipas ang mga taon, nangyari ang ikalawang digmaan. Dahil sa digmaan, sumari si Magsaysay sa 31st Infantry Division of the Philippines Army. Nang masakop nga ng mga Hapon ang lugar ng Bataan, nagpa siya si Magsaysay na magtago muna sa kapundukan kasama ang mga Pilipino. At dito na nga siya naging bahagi ng hukbong gerilya. Apat na beses umano siya muntik mahuli ng mga Hapon, pero nalalagpasan niya ang mga ito. Kaya siya ang napili na mamuno sa Western Luzon Guerrilla Force noong April 5, 1942. Pinamunuan niya ito ng 3 taon. Naging supply officer ng army hanggang sa naging commander ng 10,000 sundalo. January 29, 1944. Isa si Magsaysay sa naging instrumento para palayain ang Zambales laban sa mga Hapon bago pa man dumating ang mga Amerikano. April 22, 1946 na tumakbo si Magsaysay sa pagkakongresista. Dahil na din sa udyok ng mga kakilala, nagsilbi ng 2 termino. At ito na nga ang kauna-una niyang karanasan pagdating sa politika. Taong 1948, nang tulungan ni Magsaysay ang mga veteranong mga militar na mabigyan ng tamang benepisyo. August 1950, dahil kilala si Magsaysay na malapit sa mga tao at may karanasan sa pagiging militar, kaya siya ang napili ni Presidente Quirino na i-appoint na kalihim ng tanggulang bansa. Dahil sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Quirino, may mga komunistang gerilyas na kung tawagin ay hukbalahap. Sinubukan namang makipagkasundo ng Pangulo sa mga nasabing rebelde, pero hindi ito nagtagumpay dahil may mga kahiligan ng mga rebeldeng hukbalahap na hindi nasang-ayuna ng Pangulo. Gusto kasi nila na patuloy na ugnayan sa mga Amerikano pagdating sa pagkalakalan na naghahari pagdating sa kapitalismo. Ayaw ng mga hukbalahap sa batas na Bell Trade Act. Ayaw nila makipagkalakalan ng bansa sa mga bansang Estados Unidos at Japan dahil mas kumikita daw dito ang mga dayuhan. At gusto din ng mga hukbalahap na palayain ang mga kasama nilang naaresto. Dahil sa hindi pagpayag ng Pangulo sa gusto ng mga hukbalahap, muli silang bumalik sa bundok at nilabanan muli ang gobyerno. Dito na nga papasok si Ramon Magsaysay. Imbis na magpatay ng grupo ng hukbalahap at ng pamahalaan, nag-isip si Magsaysay ng mga dapat gawin para maiwasan ito. Una niya nga ang ginawa ay nilinis ang hanay ng mga militar na sa tingin niya ay corrupt at hindi gumagawa ng paraan para maiayos ang problema. Mang maiayos ang hanay ng mga militar, nag-alok si Magsaysay ng kabuhayan sa kung sino mang susukong ng mga rebelding grupo. Maraming sumuko at yung iba naman ay nagmatigas, kaya hinuli ito at kinulong. Dahilan para lalong humina ang grupang hukbalahap.
Dito nagsimulang makilala ng gusto ang pangalang Ramon Magsaysay taong 1953. Taon para mamili muli ng bagong leader sa mga panahon na ito. Wala talagang balak si Magsaysay na tumakbo bilang presidente. Pero dahil ito ang pinakamagandang way para matigil ng korupsyon at pigilan ng mga komunista, napilitan siyang tumakbo sa pagkapangulo. February 28, 1953, kumpirmado ng tatakbo si Magsaysay bilang pagkapangulo kalaban si President Quirino. November 10, 1953, namaganap ang eleksyon at nanalo nga siya. Nabigo si Elpidio Quirino na makuha ikalawang termino ng buo. Dahil din sa makamasang ugali ni Magsaysay, kaya ito ang naging daan para siya ang manalo. Una nga niyang ginawa nang siya ay maupo. Tinanggal niya ang palas sa salitang Malacañang Palas at binuksan sa mga tao ang Malacañang. May mga pagkakataon pa umano na nagpapanggap si Magsaysay na isang normal lang na tao. Para makita niya mismo ang problema ng bansa. Makita niya mismo sa bibig ng mga Pilipino ang mga hinain ng mga ito. At ang campaign jingle ni Magsaysay na Mambo Magsaysay na sinasabing ito ang kauna-unahang campaign jingle sa bansa. Yung patuloy ng Pangulo Magsaysay ang ACCFA at PACOMA dahil alam niyang makakatulong ito sa mga magsasaka. At ang EDCOR, isang programang palupa para sa mga dating rebelde. At NARA, isa ding babahay at palupa. May mga nagsasabing hindi ito naging matagumpay dahil sa kakulangan na din ng pondo. Ganun pa man, pinilit ni Pangulong Magsaysay na matulungan ang mga nasa laylayan ng bansa katulad ng mga nasa liblib na lugar kahit na hindi ganun kalakihan ang pondo ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Magsaysay, naging malapit ang bansa natin sa Amerika. Dito nga na itatag ang SEATO o ang Southeast Asian Treaty Organization para pigilan ang mga komunista. Taong 1957, alauna ng madaling araw ng Linggo, sinubukan naman daw ng mga Osmeña na sa Cebu na lang magpalipas ng gabi ang Pangulo. Pero dahil Linggo at mahalaga ang araw na ito kay Magsaysay, nagpumilit siyang umuwi. March 17, 1957, alauna ng madaling araw, bumiyahe na pa Maynila sila Magsaysay. 27 silang lahat na nasa eroplano. 3 oras ang lumipas, wala pa rin dumalapag na eroplano sa Maynila. Dito na nangamba ang mga tao, asan na ang presidente, hanggang nalaman nila na nag-crash ang eroplano na sinasakyan ng presidente. 26 ang namatay, kasama na dito ang Pangulong Magsaysay. Ang isang nabuhay ay si Nestor Mata, isang mamamahayag. Ayon kay Nestor Mata, nakatulog siya sa biyahe. Na magising siya, nakita niya na lang ang isang liwanag at nawala na siya ng malay. Nang magising siya ay gubat na sila. Dahil bumagsak pala ang eroplano nila sa Mount Manunggal sa Cebu. Madaming iba't ibang dahilan ang lumabas kung paano bumagsak ang eroplano na sinasakyan ng presidente. Una nga ay ang metal patig. Dahil sa katandaan ng eroplano ay tulo niya itong nasira, bumigay. Meron naman nagsasabi na sinabotahe, nilagyan ng bomba at pinasabog. Pero isa nga sa nakikitang dahilan ng mismong anak ni Magsaysay na si June Magsaysay ay overload masyado ang eroplano. Pero sabi nga nila, huwag daw nating tignan ang Pangulo kung paano siya namatay. Magkos ang dapat nating tignan ay kung paano siya nabuhay. Nagtagkaalaman na din kabalin. Taong 1954, si Magsaysay ay naging ninong sa kasal ng mag-asawang Marcos na si Ferdinand at Imelda. At mag-asawang Aquino na si Ninoy at Cory. Si Magsaysay ay tinaguri ang The People's President. Ano ang masasabi mo sa topic natin na ito, Kabalin? Para sa iyo ba si Magsaysay ang pinakamagaling na naging presidente? O meron ka pang alam na mas magaling na naging presidente? Comment mo lang yan sa loob mo sa baba. Mapag-usapan natin yan. So hanggang dito na lamang. Salamat at muli magtinapos ang video natin na ito. Sana huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang topic natin ito. Salamat muli, Kabalin. Stay safe and God bless.